kukunin na ninyo ang lahat ng gusto ninyo. At umalis na kayo. Sige. Huwag kami madaliin. Kailangan din namin ang babae sa aming kuna. Kaya kunin ninyo ang babae. Sige, bilisan nyo! Abawas! Hindi. Huwag din niyong pakialaman ang asawa ko. Kapapanganak lang niya! Ha, wala akong pakialam. Kung anong gusto ko, yun ang masusunod. Kung ano-ano yan! Ideolohiya! Sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Ideolohiya! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo, Philippines. At ngayon mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Ideolohiya! Ay, mahigit isang linggo na. Pero hindi man lang tumatawag si Roland. Saan kaya sila na destino? Bakit hindi man niya sabihin ng mga kasama niya doon sa kampo? Kung saan sila pumunta at nakadistino. Para alam ko kung saan naman siya naroon at hindi ako mag-alala. Oh. Daddy? Roland. Mano po? Tawag ka lang Diyos anak. Buti naman at umuwi ka na. Saan ba kayo nang galing? Abay, nag-aalala na ako. Daddy, sana maunawaan ninyo ang aking trabaho. Di pwede na lagi na lang ako sa kampo. Sumama kami sa medical mission. Oh. Ha? Medical mission? Sa iba't ibang lugar? Ganun ba? Opo, Daddy. Sa lugar na malayo sa ospital. Kasi may humingi ng tulong na marami ang nagkakasakit at wala silang pera para pambili ng mga gamot na kailangan nila. Ay, salamat naman at walang nangyari sa inyong masama. Hindi umatake ang mga rebelde sa pinuntahan ninyo. Malaya ang pinuntahan namin, pero hindi sa bulubundukin na pinamumugaran ng mga rebelde. Ganun ba, iho? Siyempre, hindi ilalagay sa alanganin ang buhay ng mga doktor at nurse na sinamahan namin. Pero, Roland, sa susunod man lang, sana mag-ingat ka. Isa lang ang buhay natin. Huwag mong sayangin ang buhay mo sa mga taong hindi ka naman kilala. Pero kapag may masamang nangyari sa'yo, wala silang pakialam. Siyempre, ako ang labis na masasaktan kapag nagkaganon. Huwag po kayong mag-alala sa akin, Daddy. Lagi naman po akong nag-iingat. Kasi, di ko rin kaya na masakdan din kayo. Dahil kayo lang ang nagmamahal sa akin. Wala na si Mami. Kaya, huwag kayong masyadong mag-isip ng kung ano-ano dyan. Baka kung ano pa ang mangyari sa inyo. Ay, dako si Linda. Wala nang problema si Senyor kasi umuwi na si Roland na walang masamang nangyari sa kanya. Si Senyor lang naman lang masyadong nag-aalala. Alam naman niya na kaya ni Roland na protekta ng kanyang sarili. Pero laging iba ang iniisip pag nasa labas si Roland. Oh, tingnan mo naman. Hindi na pumasok sa kanyang opisina si Senyor. Para masikaso ang negosyo, puro rulan lang ang iniisip. Laging nag-aabang sa may pintuan sa pag-uwi ni Roland. Ay, Aling Paula,
Huwag na natin silang pansinin. Kasi pati tayo ay nagkakaroon ng problema pag nakita natin na malungkot ang ating amo. Paano naman na di natin papansinin? Kasama natin sila sa bahay. Di madadamay tayo na malulungkot din. Hindi naman natin mapagsabihan si Senyor. Talagang ipipilit din niya ang gusto niya. Di pareho lang silang mag-amang pasaway. Ay, nakakatuwa silang mag-ama. Magaling din ng paipek si Senyor. Kunwari, para na siyang naap iba. Lagi niyang sinasabi na si Rola lang ang kanyang tagapagtanggol at mag-aalaga sa kanya pag matanda na siya. Kung si Roland ang mag-aalaga, di wala na tayong trabaho. Ayaw niyang pagsilbihan natin siya? Ganun ba, Aling Paula? Ay, hindi naman sa ganun. Ang ibig sabihin ni Senyor, yung nasa tabi niya na makita ni Senyor na magmamalasakit sa kanya si Roland pag may sakit siya at dadamayan siya ni Roland at ipapakita ang pagmamahal sa daddy niya. Alam niyo, Aling Paula, napakaswerte ni Roland dahil napakayaman ang nag-ampun sa kanya at wala siyang kahati. At sana, ayos nang lahat ang mga dokumento para sa kanyang mamanahin. Naghahanda na naman ang pangkat ng mga rebelde. Saan kaya sila sasalakay? Di sila nagsasawa na manggugulo sa mga taong inosente. At kahit may nanadamay, ay wala silang pakialam. Basta makuha lang ang kanilang gusto. Gaya ng ginawa nila sa pamilya ko. Pinatay ang asawa ko. Inilayo ang aking mga anak sa piling ko. At di ko alam kung kanino sila napunta, kung ano ang uri ng pamilya na kumuha sa kanila. Kailan ko kaya makakaharap ang mga anak ko para maipaliwanag ko sa kanila kung ano ang totoong nangyari sa buhay naming mag-ina. Sana paniwalaan ako ng aking mga anak kung bakit kami nagkalayo. At sigurado, sa ngayon ay malalaki na sila. Bago ko sila makita at makapiling, sana naman darating ang panahon na muli ko silang makapiling at maipakita sa kanila ang aking pagmamahal at pagkukulang sa kanila. Nanag, pakiusap naman. Kung sakali napupunta ka ulit sa mga liblib na lugar, sana huwag ka nang pumayag. Sabihin mo na aalis ka na sa serbisyo. Ganon. Daddy, huwag naman ganyan ang desisyon ninyo. Huwag po ninyong unahan kung anong gusto ko, Daddy. Di ko naman kayo pinapabayaan, ha? Paano kasi? Lagi naman kayo sa lugar na hindi mo alam na doon pala nakatira ang mga rebelde. Malay ninyo, sa pagpunta nyo noon, matambangan kayo. Di naman po sila basta sasalakay. Pag nangangailangan sila ng gamot, siyempre, kung gagawa sila ng gulo, di na nila makukuha ang gusto nila. Alam mo, iho, kung sakaling kayo man ay matutulog doon, meron silang pagkakataon na agawin sa inyo ang gusto nila. Pwede kayong gawa ng masama. Hindi naman po kami nagpapagabi, Daddy.
At pag-uwi namin, eh, sa ibang daanan kami lumulusot para di kami mapupuna. At ibang sasakyan din namin ang sinasakyan namin. Oy, ganun ba ang ginagawa ninyo para hindi kayo masundan? Pero iba pa rin ang nag-iingat. Wala nang higit na magandang gawin kundi mag-ingat kayong lahat palagi. Kaya wala kayong dapat ipag-alala sa sinasamahan namin medical mission. Dahil hindi kami papayag na maging peligro ang buhay namin. Sana, eh, sa pagtupad ninyo ng inyong tungkulin, ang kapalit naman, eh, ang inyong kaligtasan. Wala sanang masamang mangyayari sa inyo sa tuwing kayo ay pupunta ng medical mission. Alam niyo, Aling Paula, kinausap ni Senyor si Roland. Ang gusto niya, huwag nang ituloy ni Roland ang kanyang serbisyo. Ha? Bakit daw pinagbibitiw si Roland? Eh, paano kung mapunta sila sa lugar ng mga rebelde? Di, manganganib ang buhay nila. At ano naman ang sabi ni Roland? Pumayag ba sa mungkahi ni Senyor? Hindi eh. Ang gusto ni Roland ay tuparin niya ang pangarap na maglingkod sa tao at tumulong sa kapwa. Sa bagay, di kayang diktahan ni Senyor ang isipan ni Roland. Kaya walang nagawa si Senyor, di ba? Kaya sumang-ayon na lang sa gusto ni Roland. At tahimik na inakbayan si Roland. At nagpahangin pa sila sa labas. Ay, tingnan mo si Senyor. Di niya mapasunod sa gusto niya si Roland. Sinusunod na lang niya kung ano ang gusto ni Roland para di magtampo sa kanya. Alam ninyo, Aling Paula, nangako naman si Roland eh, na mag-iingat siya sa kanyang pupuntahan. Mabuti kung ganoon ang sinabi ni Roland kay Senyor para maging kalmado ang kalooban ni Senyor at di mag-alala si Senyor kung saan man pupunta si Roland. Alam mo naman, laging nag-aalala si Senyor sa kaligtasan ni Roland dahil sa nag-iisa niyang anak si Roland. Senyor, umalis na ba si Roland para magbalik sa kanyang trabaho? Pero mat-apply na naman po kayo. Meron ba kayong nararamdaman na masakit sa inyong katawan? Ay, wala naman, Paula. Kaya lang eh, hindi binigyan halaga ni Roland ang pakiusap ko sa kanya. Ay, mas nangingibabaw sa kanya ang kanyang tungkulin at paninindigan sa buhay. Kung ganoon, wala po tayong magagawa sa desisyon ni Roland. Kaya sana, tanggapin na ninyo kung anuman ang kanyang nais gawin. Ay, talagang ganoon lang magyayari, Paula. Kahit ayaw ko man na magpatuloy pa siya sa kanyang servisyo. Hindi ko siya piling mapigilan sapagkat yun ang pangarap niya sa buhay. Ang maglingkod sa bayan. Ay, oo nga, Senyor. Nagpaliwanag pa siya sa inyo, diba? At sada, maunawaan ninyo siya, Senyor, para di nasasakit ang inyong kalooban at maging maayos po naman ang sabahan ninyo ni Roland. Tama ka. Sana, Paula. Sabagay, nandito naman kayo ni Selena na matagal ko nang kasama sa bahay. Yun na lang ang iisipin ko.
ang kalimutan ko sandali na meron akong anak na sundalo. Para naman hindi ko maisip na hindi ako sinunod ni Roland sa mga gusto kong mangyari. Oh, tama po yan, senyor. Sada, pakinggan naman ninyo ako, senyor. Huwag po kayong nalulungkot para di kayo manghihina at maging maayos po ang iyong pangangatawan. At sana yung negosyo na lang ninyo ang inyong aasikasuhin at alalahanin para di naman po kayo malugi, senyor. At alalahanin ninyo, marami pong umaasa sa inyong mga tulong. Nakabihis kami. Ngayon ka na mapupunta sa kilala mo na pagtatanungan mo tungkol sa nurse na yon. Oo, Salud. Kailangan na malaman natin kung ano ang totoo na siya ay ditunay na anak na kinikilala niyang mga magulang. Ay, sana nga, Big. Kasi gusto ko nang mayakap at makapiling ang ating apo na babae. Oo naman, Salud. Pero huwag kang magmadali. Kailangan na maimbestigahan na mabuti ito para di tayo mapahiya. Ay basta, huwag mo munang sabihin na hinahanap natin ang ating apo para sabihin nila ang totoo. Ano kaya ang maganda kong idahilan para di mahalata na interesado ako na malaman ang pagkataon ng nurse na nakilala ko na kamukha ni Pilar? Eh di, bahala ka nang mag-isip kung ano ang mabuti. Para di maghinala yung pagtatanungan mo. Baka sabihin pa dun sa magulang ng nurse na yon. Ah, sige, Salud. Habang nasa daan ako, mag-iisip ako ng idadahilan ko kung paano ko malaman ang pagkataon ng nurse na nakilala ko. Si Lida, ano na namang oras? Bakit di pa bumababa si senyor? Ewan ko, Aling Paula. Di naman siya tumawag sa akin. Ay, baka napuyat na naman sa kakaisip kay Rulan. Ay, alam mo ba, na parang nagtampo si senyor kay Rulan dahil di siya pinagbigyan sa hiling niya na huminto na sa pagsiservisyo si Rulan bilang sundalo. Kaya lang, di nagpahalata si senyor. Yan ang mahirap, Aling Paula. Pag si Rulan ang umihiling, agad-agad na pumapayag si senyor. Pero si Rulan, di niya pinagbigyan si senyor. Kaya ayon, di pa yata nagigising. At teka, gisingin ko na. Baka di niya kaya ang katawan niya. Kasi kahapon ay matamlay na si senyor. Ang mabuti pa, Aling Paula, puntahan niyo si senyor pagkatapos niyong magluto para makakain na sila. Oo, si Linda. Tanungin ko muna, baka gustong uminom ng mainip na kape para mainitan ang sikbura. Sige na, Aling Paula. At babantayan ko muna ang iniluluto ninyo para malaman ninyo kay senyor kung gusto na nilang kumain. Baka gutom na sila. Pero, hindi sila makababa. Paula.
Bigyan mo muna ako ng kape. Para medyo makapag-relax-relax naman ang katawan ko. At pagkatapos ng mga kalating minuto siguro, saka ka na magagyat dito ng aking makakain. Pwede na. Ha? Bakit, senyor? Ano ba ang nararamdaman ninyo? Baka gusto ninyong tawagan ko ang inyong doktor. Huwag na. Mahina lang siguro katawan ko. Dahil sa napuyat ako kagabi. Ha? Huwag kang mag-alala. Kaya ko ito, Paula. Bakit po kayo nagpuyat? Di ba bawal sa inyo ang magpuyat? Ano po ang ginawa ninyo, senyor? Ay, ewan ko ba, Paula. Kahit na anong gawin ko, hindi ako makatulog ng maayos. Kapag wala dito si Roland, kapag nasa mission siya. Sabi ko na nga ba napuyat kayo dahil sa kaiisip ninyo kay Roland. Senyor, wag na ninyong abusuhin ang katawan ninyo. Napapagod na kayo sa pag-aasikaso ng negosyo ninyo. Tapos, madadagdagan pa ng pag-alala ninyo kay Roland. Ay, Paula, alam mo naman, hindi ko maiwasan na isipin ang aking anak. Eh, kapag alam ko na nandun siya sa kampo, baka masundan ang paglusob ng mga rebelde doon. Maulit yung nangyari. Yun ang kinatatakot ko. Ay, dako, senyor. Huwag kayong mag-alala. Sigurado na maghihigpit na sila ngayon at alerto na sila para di na sila maunahan ng mga rebelde pag may sumalakay sa kanila. Sana. Eh, ganun na nga, Paula. Alam ko na hindi titigil ang kanilang mga kalaban hanggat hindi sila nakakaganti sa mga sundalo. Sa bagay, totoo po yun, senyor. Alam na ni Roland ang mga bagay na yan. At handa sila palagi ng mga kasamahan niya kung may lulusob man na mga rebelde. Paula. Nahihilo ko. Ha? Nahihilo ko. Senyor! Ano ang nangyari kay senyor? Mga kaibigan, sundan bukas sa pagpapatuloy ng ating dulang kinamagatang Ideolohiya! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Jun Cabato, Robert D. Guzman, Ami Diaz, Oscar Ora, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Ideolohiya! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo, Philippines.